So yun mga kadabar cards, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At ito, nag-iiyakan na po mga vlogger sa kabila. Umiiyak na po ang mga vlogger ng fake bulaga mga kadabar cards. Naku po, ito yung mahirap sa inyo. Mga iyakin pala kayo eh. Ganda ng buhok natin ngayon. Parang dinilaan ng baka ba? So ngayong araw na to, ang pag-uusapan po natin ay ang, yung mga todo depend kahit nasa mali na, yung mga vlogger po ng fake bulaga. Na kung saan, pati po si House Speaker, tama ba? House Speaker ba? Oh, attorney ro. Wait lang ha, search ko lang ha. Wait lang guys ha. Mahirap baka magkamali tayo, makasuhan tayo eh. Oh, House Speaker. Wait lang, ito mahirap. Hindi tayo prepare eh. House Speaker. Ito po at nakikisali nga po ang isa sa mga kilala sa politics. Sorry. Oo, na walang imba kundi si Henry. Henry ba? Tama ba yung ano? Kanyang pangalan. Si Harry pala. Henry ako ng Henry. Si ano, si Harry Roque. Na ito nga, nagsalita nga siya mapatungkol po sa fake bulaga o sa tape INC. At ito nga po daw, ay kamping-kamping nga po daw doon. No, naku po, ito na naman tayo. Oh, mga naikisawsaw, no? So yun, at ipinagtanggol nga niya nga po ang tape bulaga dahil nga po dun sa issue na kung saan ay isang contestant po ay hindi nabigyan or hindi pa nabibigyan ng prize. So, ito po ay sinagot ni Sir Harry Roque. Hindi ko alam kung speaker o ano ba to si Harry? Diba dapat ano, public servant to, di ba? Diba dapat hindi siya nangingailam sa ganito? Noon na nangyari sa Philippines. Ay, nako. Hello. Thank you very much. Yun dapat yun eh. Oh. Ay, nako. So yun, bago natin ito simula, huwag niyo kong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipalo na rin po ang aking Facebook page, JG Barra 18. So ito po, simula na natin. Umpisahan natin dito sa vlogger ng fake bulaga na bibihira or hindi man lang naniligo. Ay, nako. Ba't hindi ka kasi naliligo? Maghimalayin lang, hilamos ka rin kasi bago ka mano. Bago ka mag-vlog. Hindi yung recta vlog agad. Tingnan mo kami pag nagbablog kami, oh, mga bago ligo. Yan, gusot-gusot lang yung damit pero bagay naman. No, eh, dapat. Hindi mo bago ligo, parang dinilaan ng baka yung ano, yung buhok ko. So ito po yung video, simulan na natin para lubos nyo nang maunawaan. Ito si ano, si ito pala itong taong to nung nakaraan. Nag-post siya ng Pepsi. Ang sarap daw uminom ng Pepsi. No, sarap niya daw uminom ng Pepsi dahil daw malamig daw. Eh ako may pagkaloko-loko ako. Eh ako yung nakakita ng picture mo, sorry ka. So ang ginawa ko, yung bote ng Pepsi na hawak-hawak niya na naka-pose siya, pinalitan ko po ng laso na makikita nyo dyan ngayon sa screen. Kiraulo ko, kami pa yung kakalabanin mo ha. Mapepsi-pepsi ka pa, gayang manang-mana ka sa iskumoreno mo ha. O eto, ito, panoorin natin. Bes, gusto ko lang sabihin sa mga bashers, wala kayong pakailan sa buhay ko. Ay grabe, galit. Magpropose ako ng gusto ko. Kung gusto ko sumuporta, susuporta ako. Kung gusto nyo, gumawa din kayo ng sarili nyo page at mag-post din kayo ng mga paborito nyong idols nyo. Wala kayong pakailan sa buhay ko kung gusto ko mag-post. Hawak ang buhay ko ng sa malayang bansa. Natatandaan nyo yung ano, nasa Kaliseri, yung sabay si ano, si Lola Tinidora at si si Jose Manalo at si Wally Bayola, yung wala kayong pake, kung pa-baby, yung pa-baby girls. Parang siya yung pa-baby girls eh, no? Oo. Oh, ba't ka, bakit sino ba umaway dito? May naaway kasi to. Lak ng teting naman kayo.
Okay, okay. Tayo. Wala rin akong sinasabing mali sa ibang mga idols nyo. Basta ako, pinagmamalaki ko ang Itbulaga. Nire-raise ko, pinipraise ko yung mga... Wala daw siyang ano, wala daw siyang maling ginagawa. Eh ano to? Ano yan? Nasa screen na yan? Ha? Wala ha? Ginagawa mo pa kaming tolonggis na kagaya mo ha? Ha? Ba't ka ngayon nag-iiyak? Akala ko ba mga matitino at mga ano? Mga professional. Mga professional daw sila. Sabi ng mga si Raul, oh. Professional, pero yung mukha, hindi. Kaya sabing professional, pero wala namang professional kaming makita. Okay, ito, ito. Yung mga host doon kasi gusto ko sila, laking pakialam sa buhay ko. Gusto mo silang ewan, isa pa ng gabi, gusto ko lang sabihin sa inyo, okay, na ang tagal tayo pwede maging masaya sa kung paano paraan ka pwede sumaya. Ay, ang galing. Katulad ko, ay masaya ako sa panonood ng Itbulaga. Aba, palakpakan. Masaya ka pala eh. Ba't ka nag-emote dyan? Katulad ko. Naimi ka muna. Katulad ko, dapat maging masaya lang tayo. Dinaig mo pa si ano ah. Sino ba yung ano ng MMK guys? Kaya kumamin ko si Charo Santos. Dinaig mo pa si Charo Santos ah. Charo Santos. Oh, dapat ikaw naman si Charot. Charot. Oh, Charo. Ang Charot ng fake Bulaga. Ay, laptop na naman tong umaga na natin na to. May pulutan na naman tayo. Oh. Ay, oh, sige, tuloy na natin. Mag-post, mag-promote. Sa totoo lang po, hindi po talaga ako binabayaran. Gusto ko lang talaga yung... Bakit? Gusto ko lang siguro dahil... Bakit? Sino mo nagsabi sa'yo binabayaran ka? Ha? Sino ba nagsabi na binabayaran ka? Ber? Sino nagsabing binabayaran ka? Sumagot ka? Ha? Alam niyo, minsan nakakatawalan na lang talaga itong mga to, no? May tsura, oh. Tingnan mo yung tsura. Hindi, huwag tayong bumasi sa tsura. Masama daw yung masama yun. O yung pinakauling video nito, mas nakakatawa. Binabanatan niya si ano? Batang Maynila Toy! Wala lang, naisip ko lang na binanatan niya dito sa uli, pakinggan natin. Vibes ng mga bata, and halos parang mga ka-level ko yung mga host doon. I mean, ka-level yung edad, yung condition, parang ganun. Akala ko mag-host ka na doon. Kasi kayo rin may, pero siya rin may bagas pa rin naman. So, yun lang. Ayun lang, wala nang iba? Pena. Hello mga best. Okay. Para sabihin ko sa iyo, Batang Manila to. Ay nako. Hindi ako baliw. Mas baliw ka. Okay. Dahil isa kang bayaran. Ay, bayaran. Ikaw nauuto ka lang din ng mga iniidolo mo. Ay. Grabe. Walang baliw sa pinagagagawa ko. Oh. Tapos, ginawa mo pa akong content sa YouTube mo. Oh. Ipapangalandakan mong nababalo na ako, nahihibang na ako. Oh. Luwag yung tornilyo ko sa utak. Oh. Baka kahit magpatingin tayo, ikaw ang makitang baliw, hindi ako. Hindi ay, grabe. Baliw. Ay, grabe. Nasa katinoan ako at lahat ng ginagawa ko ay pawang pagsuporta lang. Ay. Tandaan mo, hindi kita tatantanan. Ay, nako. Sa lalong madaling panahon, kailangan ano? Pagsampan ako ng kaso laban sa mga paninirang puri-puri. Grabe. Hindi ka tanggap-tanggap ang mga sinasabi mo. Sasabihin mo, baliw ako. Paninirang puri yan.
sasabihin mo hindi ka nanghuhusga? Kaya anong ginagawa mo? Hinusgahan mo ang pagkatao ko. Aba! At saka, baka ikaw naman ang baliw. Ha? Kasi? Kasi? Palagay mo, may baliw ba na nakakapag-vlog? Ay, meron, ikaw. Nakakapag-post, nakakapag... Ulitin natin yung last part. Ang galing, ang ganda ng last part. Second. Ito. Ulitin natin. Yan. Hello mga bes. Ah, hello din. Para sabihin ko sa'yo, batang Manila to. Okay. Hindi ako baliw. Okay. Mas baliw ka. Ay. Dahil isa kang bayaran. Ay, grabe. Grabe yung punchline pang ano, pang best actor. Hindi ako baliw kasi isa kang bayaran. Galing, grabe. Oo. Nag-wig ka pa talaga, ha? Hindi ako baliw. Mukha lang akong baliw. Ay! Hindi ako baliw. Mukha lang akong baliw. Uy, meron na. Merong vlogger na kahit may sira na sa pag-iisip or may... Sorry sa pag ano, sa words na may sira ang pag-iisip. Kahit may sakit siya sa pag-iisip, nang bo-vlog pa rin, ha. Meron na, guys, ha. Ang mga kadabar kads, ha. Ikaw, ha, ano? Besh. Si Besh kasi pangalan nito, eh. Oy, Besh, meron na, hindi ka update. Hindi ka update dun sa vlogger na nagbo-vlog na tapos may ano sa pag-iisip, may sira. Hindi ka update doon. Nakala ko ba update ka sa lahat? Yan! Dapat maging update ka sa lahat para, alam mo yun, hindi ka na pupuna ng pagkakamali. Ah? Sasabihin mo, walang vlogger. May vlogger ba daw na kung may sakit ako sa pag-iisip, di sana, hindi na ako nakapag-vlog. Hindi mo kilala yung vlogger na may sakit sa pag-iisip na nagbablog? Yan o, nasa cellphone ko. Ayun o, nasa cellphone ko. Ayun o, laki-laki o. Oh. Ayun yung vlogger na yon na may, ano, best pill. Ayun yung vlogger na may, ano, na may sakit sa pag-iisip na nagbo-vlog. Hindi mo siya kilala? Anak ng teteng naman, hindi niya pala kilala. Kawawa pala to si best pill, hindi niya kilala. Oh. Sige, tuloy natin, nakakatawa eh. Uuto ka lang din na mga iniidolo mo. Aba. Walang baliw sa pinagagagawa ko. Ano? Tapos? Tapos, ginawa mo pa akong content sa YouTube mo. Ipapangalandakan mo, nababaliw na ako, nahihibang na ako. Ay, ang galing. Luwag yung tornilyo ko sa utak. Ay, ang galing. Baka kahit magpatingin tayo, ikaw ang makitang baliw. Ay, ang galing. Hindi ako baliw. Nasa katinoan ako at lahat ng ginagawa ko ay pawang pagsuporta lang. Ay, galing. Tandaan mo, hindi kita tatanda. Ay, galagot. Sa lalong madaling panahon, kailangan makapagsampan ako ng kaso laban sa mga paninirang puri mo sa akin. Hindi ka tanggap-tanggap ang mga sinasabi mo. Sasabihin mo, baliw ako? Paninirang puri yan. Sasabihin mo, hindi ka nanguhusga? E anong ginagawa mo? Hinusgahan mo ang pagkatao ko. Ha? At saka ba meron pa pala ang baliw? Kasi, palagay mo may baliw ba na nakakapag-vlog? Ayan nga o! Oh. Nakakapag-post, nakakapag... Ayan o, oh, ito nga eh. Ito. Stan ng mga edad, set kayo. Ito kasi yung batang Manila to. Ayan, ulit-ulitin natin. Masarap ulit-ulitin eh. Baliw ka. Dahil isa kang bayaran. Okay. Ikaw, nauuto ka lang din na mga iniidolo mo. Yan! Walang baliw sa pinagagagawa ko. Tapos, ginawa mo pa akong content sa YouTube mo. Ipapangalandakan mo, nababaliw na ako, nahihibang na ako. Luwag yung tornilyo ko sa utak.
baka kahit magpatingin tayo, ikaw ang makitang baliw, hindi ako. Hindi ako baliw. Nasa katinoan ako at lahat ng ginagawa ko ay pawang pagsuporta lang. Ay, grabe. Hindi kita tatantanan. Ay, grabe. Madaling panahon, kailangan makapagsampan ako ng kaso laban sa mga paninirang puri mo sa akin. Puli. Hindi ka tanggap-tanggap ang mga sinasabi mo. Sasabihin mo, baliw ako. Paninirang puri yan. Ay, grabe. Sasabihin mo, hindi ka nanguhusga. Ang ginagawa mo. Kinusunod mo ang pagkatao ko. Ano? Saka baka ito naman ang baliw. Kasi ano? Palagay mo may baliw ba na nakakapag-vlog? Yan na nga oh. Nakakapag-post? Yan nga. Okay, ay, balakpakan. Ang galing na na yung bandang huli ni Bespil ah. Pang ano, pang Oscar Award, no? Grabe, pambihira na talaga yung mga ano, mga tawag dito, mga vlogger ng fake bulaga, lumilevel up. Tapos nadagdag pa si Harry Rocky sa kanila. Eh grabe na, wala na, panalo na. Grabe, no? Grabe. Ayoy, ano, Sir Bat? Ano, Sir Batang Maynila 2H, kakasuhan ka daw. Naku. Pare-parehas na tayo yung mga kaso ngayon. Ba't kaya hindi nila ako minimension, no? Hindi nagtataka ako, ha? Alam nyo itong mga vlogger ng fake bulaga. Minimension niya sila. Sila Chris, si Jake, si Batang Maynila 2H. Meron pa yung babae na sino ba yun? Si Nets ba yun? Di ko kilala kasi yun eh. Oo, si Nets. Eh, doon, ang nangyari doon kasi mga kadabar cards, ano na, pinagtitira nito lahat. Pero nagtataka ako, bakit ako wala? Bakit kaya ako wala? Yun ang pinagtataka ko. Pati yung ibang mga vlogger, sila Ted, sila yung mukhang pakwan. Ay, sorry. Ayo, sabi ko sa'yo, pinaparinggan nila lahat ng TBJ vlogger. Pero ako hindi nila. Kasabihin nila, ay wala ka kasing bilang. What? Ako pa talaga? So ito po, para hindi na mo tumagal, ito po, panoorin po natin yung sinabi ni attorney ba to? Si attorney Roque? Ano bang nito? Attorney to, no? Si Henry, si Harry, Henry ng Hen. Sino ba si Henry? Henry C? Yan! Ha? Henry C ba? Ito po yung sinabi ni Harry Roque na patungkol dito sa fake bulaga. Talagang kamping-kampi siya sa fake bulaga. Grabe ka naman. Grabe ka naman, Sir Harry Roque. Dapat naging neutral ka. Public servant ka eh. Oo, hindi yung hindi yung nandito. Kumampi ka kagad sa fake bulaga. Wala pa nga ano, hindi nyo pa nga alam yung tunay na nangyari. So ito po yung video at ating panoorin. So ito yung video mga kadaber cards, oh. Grabe, mukhang galit na galit si Harry Roque dito. Nakasimangot agad, bungad pa lang eh. Ang titing na kinakabahan ako ah. Hindi kaya kakasuhan kami nito? Hindi kaya baka ano? Kaya siya nandito kasi sabihin niya, oh, kakasuhan lahat ng mga vlogger. Mga vlogger ng TVJ dapat kasuhan. Oo, oh, yan nandi. Ah, sige, ito na. Panoorin nyo na. Ito yung volume natin. Okay. Hello po mga kapuso, mga kabulaga. No? Okay. Ted, Tape TV Defender ninyo. Sa mga admin ng Tape TV Defender. Okay. Meron po kasi kumakalat na issue ngayon no, sa social media, gawa ng mga vloggers na nagpapakalat ng fake news. No? Parang hindi naman to si Harry Roque. kamukha lang. Kamukha lang pala ni Harry Roque. Kala. Sorry, Sir Harry Roque, ah. Sorry, ah. Sorry. Sorry. Akala ko kasi ikaw talaga. Oh, kasi sinabi sa akin, sabi sa akin,
Cheyo, tignan mo si Ari Rocky, oh, nag-ano, kumampi na sa fake Bulaga. Yan! Sabi ko, hindi parang, yeah, sabi ko, duda ako eh. Ari Rocky talaga. Hindi mo pwedeng si, ano, si Arnold Clavio. Hindi mo pwedeng si Arnold Clavio tuloy. Hindi mo pwedeng si, ano, si Arnold Calvio. Calvio, ano ba? Carbio, Carbio. Arnold Calvio. Clavio, Clavio pala, Clavio. Oh, sige, tuloy natin. Sa contestant ng quick response, quick reward, or QR-QR na segment ng Itbulaga na hindi pa daw nakakatanggap ng kanyang premyo. So, pinapatikos nila, bakit daw quick reward, ano, quick response, quick reward, pero yung reward, hindi daw quick, no? Slow, mabagal. Buti alam mo. Sabi nitong certain Mary Ann, hindi ko na sabihin ang apelido niya, Mary Ann, no, nag-comment ko kasi siya sa live ng Tape 8 na Facebook page, na during live sinasabi niya, nanalo daw siya nung September 9 ng 9,999. Ano to, nung Sabado tong episode na to, no? Nung 999. Partida, may kodigo pa yan, ha? Kasi nga, 99 yung date na yun, di ba? September 999. So, okay. Premium niya. Yan. So, sinasabi niya, okay, okay. Na nakukuha ang premium niya, ilang araw na. So, binabati ko sa ilang mga vloggers, bakit to ang bagal ng premium? Okay? Kasi yung mga nagsasabi pa na fake daw yung pa-reward ng Itbulaga, no? Baka daw di talaga binibigay yung mga premyo ng mga nananalo sa QR-QR, okay? That's a big lie. Okay? Huh? That's a big lie. That's a fake news. Binibigay... Ba. That's a big lie. Oh my God. What? Oh my... Huh? Oh. Oho? Oho? Oho! 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 Ay! Oho! What? Ay, naka talaga. So sabi niya, di ba? So yun na sabi niya. May pinapakalat po ng mga vlogger na fake news. Fake news daw. Kami pa talaga naging fake news, ha? Kami pa talaga, ha? Nakakaya naman sa'yo, Arnold Calabio. Nakakaya naman sa'yo, to, ano, Harry Roque. Nakakaya naman dito kay Harry Roque, oh. Una-una, bago mo sana sitayin yung mga vlogger na sinasabi mong nagpakalat ng fake, eh, sana iisipin mo kung hindi dahil doon sa contestant, hindi nila sasabihan na hindi nila i-content yung issue na yan. Kasi sa amin kasi ito, ha, yung titulong Itbulaga, mahalaga sa amin yan kasi ayaw namin dapat madungi sa inyan. Pero nung nandyan na sa mga idol-idol mo, eh, ubod na ng dumi ang titulong Itbulaga. Yan ang totoo. Una-una, scripted, ang daming nangyari dyan. Kung ano, no, na mga pinaggagawa dyan, napuwing ako. Kung ano pinaggagawa dyan, merong scripted, di ba? Ang dami. So ngayon, yung sa quick na yan. Alam nyo, dapat sisihin nyo dyan, yung ano... Yung staff nyo, yung sistema nyo dyan. Hindi yung mga vlogger, tanga. Isisi nyo yung mga vlogger. Malamang, magre-reactionan yan. Eh, nasa social media yan eh. O ngayon, naibigay nyo na ba yung pa-premium ng tao? Kawawa naman yun, ilang araw na nag-aantay. Nagnantating naman, no? Ito si Harry Roque, yung dami-dami mong gagawin sa Malacanang, nandyan ka. Agad talaga ang premyo. Pero, okay, may pero tayo. Oo, oh, sige. Nakukontakin sila ng mga staff kasi kaya nga kailangan ilalagay mo doon yung cellphone number mo kung nag-register ka sa QR-QR. Okay. Nakukontakin po kayo ng staff ng Itbulaga, okay, at meron kayong mga kailangan isubmit na mga details. Okay. Okay, ano ba yung mga details na yan? Sandali, ha? Tagal, ha? May mga details po yan na kailangan kayong i-submit. Okay, meron dyan. Sasabit nyo yung mga pangalan, yung mga basic details naman, address nyo, okay?
At saka iba pang di... Eh, tanga ka pala eh. Alam mo ba kita nasabihan ng tanga? Ganito. Ano ba yung comment ng nung nanalo ni Marian Coste? Di ba nagtatanong siya kung ano ang mga dapat gawin, no? Anong ginawa nyo? Kung hindi pa na vlog, kung hindi pa na social media, hindi nyo papansinin. O di ba totoo naman? Eh kung hindi nakita ng mga supporters ng TVG yun at hindi na isend sa amin, nang baka hanggang ngayon wala pa rin yung pera dun sa tao. Sara ulo to eh, no? Ito na ba? Ito na ba yung pinakamalakas na defender ng tape Bulaga? Ito na ba? Si Ted ano? Si Ted Roque? O si Ted Claudio? Si Ted Claudio. Si Ted Claudio. Ay. Diba nung nakaraan, binidyo, ano natin ginawa natin, reaction. Ang comment doon ng babae, ay paano po ba makuha yung pera? No? So walang pumapansin kasi hindi pa namin media. Hindi pa na nare-reactionan. So nung nireactionan na ng mga vlogger, na kung sino-sino mga vlogger, especially to TBJ Defender, kasi nga, binababoy na nga kasi yung titulong Itbulaga dyan, no? Real talk tayo dito. Masaktan na kayo. Kung sa masakta, wala kaming pakialam. Ngayon, ito ang nangyari. Ang tanong kasi ng babae, paano ba? Ano po ba yung mga proseso? Walang nag-ano, hindi pinapansin. Pero nung naiblog na ng mga reactor, doon pinansin. Oh, hindi pinansin. Kinabukasan, naglabas na ng statement si Attorney Maggie. Sabi ni Attorney Maggie, eh, ano pala siya, hindi niya inaano yung mga extra, yung mga dapat gawin. O, nasisi pa nga, di ba? Nasisi pa yung mga ano, yung tao. So, wala na yon. Ito kasi yan. Ayaw niyo palang ng ganyan. Tsaka ito, wag mong sasabihan fake. Ha? Nagigigil ako sa'yo. Wag mong sasabihan fake, ha? Yung mga, hindi yung pinakalat, tanga. Napapamura na naman ako eh. Hindi 'yun pinakalat. Or hindi 'yun fake news. Totoo 'yun kasi sa mismong channel nyo kinoment 'yun. Huwag kang tulongges, ha? Ted. Ted Calabio. Ha, Ted Calabio, ha? Huwag kang masyadong ingot-ingot, ha. Sabihin mo fake, sira ulo. Ano magiging fake? Eh, hindi nga nakuha nung tao. Magpo-post ba yung asawa nun kung ano? Kung nakuha niyo yung pera? O, ayan yun, no, nasa screen, no? Pakita ako sa'yo yung post. Basahin ko nga. O, eto, ha? Bobo tong nga. Ayoko lang magsalita, eh. Eh, ginigigil ako, eh. Asan na ba yun? No? Wala na dito. O, sige, balik tayo sa'yo. Ha? Huwag kang ngayengot-ingot, ha? Kasi, ano eh. Oh. Address nyo, okay? At saka, iba pang details para maipadala sa inyo. Details. Lalo na ngayon, kapartner na, ng QR yung Palawan. So, magbilis nyo na ma-re-receive ang pera nyo kaya Palawan Express. The sponsor na rin sila ng QR segment ng Itbulaga. Okay, naglabas na ng statement dito ang attorney, ang abogado ng Tape Incorporated, si Attorney Maggie. Mm-hmm. Okay? Ang sabi ni Attorney Maggie sa kanyang statement ay kinontak siya ng staff, okay, si Mary Ann, at hindi siya nakapag-reply ng mga hinihinging requirements ng staff ng Itbulaga para may... Alam niyo, nagtataka ako dyan, ha? Kung kinontak ng staff yan nung time na yan, na nanalo yan, bakit magre-reklamo yung tao? Hindi, yun lang. No, isipin niyo mabuti, ba't magre-reklamo yung tao eh, kinontak ka na pala. Yun lang yun eh, doon ka magtataka. Ibig sabihin, yung sinabi ni Attorney Maggie na yan, wala lang, pang-depensa lang, para hindi sila maputukan. Okay, tuloy natin. Yung papremyo niya, kaya nagkaroon po ng delay.
Okay, at meron pang 30 days, no? After 30 days, kailangan ma-complete, ma-submit niya yung hinihingi sa... O, yun naman pala eh. Para maibigay yung premyo. After 30 days, mapo-forfeit na ang kanyang premyo. Ibig sabihin, pag lumapas ng 30 days, hindi niya na pwedeng i-claim ito kahit siya talaga ang isa sa mga nanalo. Okay? Ina-flash natin dyan ngayon sa screen. Eh, what if na? What if? What if lang, ha? What if? Huh? What if lang ganito? Submit and submit yung contestant ng lahat ng details niya. Tapos tutulog-tulog yung staff nyo hanggang sa umabot ng 30K, pass away ang papremyo. Paano pag gano'n nangyari? Kasi yan nga lang, hindi nyo pa, yan nga lang ginagawa nyo, hindi nyo pa masikaso. Anak lang teteng, minababoy nyo na yung titulong itbulaga ba? Sirang-sira sa inyo eh. Oo. Sirang-sira na yung itbulaga. Sakit lang sa feeling ng TBJ yan, no? Pinaghirapan nila yung ginawa, pinasikat, tapos binababuin lang, no? Pero to, ah, nakakalungkot lang na pagkatapos pasikatin, napakaganda ng ehemplo yung titulong itbulaga na yan, tapos binababuin lang ngayon. Thank you very much. Thank you very much na lang. Grabe, no? Eh, minsan na parang nagiging emotional ako pag naiisip ko na ang ganda-ganda nung ang ganda-ganda ng image ng itbulaga. Pero nung napunta na sa kanila, wala na, baboy na. Eh, totoo yan! Galit na kayo, pakialam ko. No, magalit na kayo, pakialam ko. Ikaw, kahit magalit ka pa, Ted Clavio. Ang mga patunay na, yung mga winners ng September 9, nakasabay nitong si Mary Ann, pero tatakpan natin yung mga details nila, syempre, dahil sa Data Privacy Act, no, hindi natin pwede ipakita. Okay? Tatakpan natin. Wait lang, ha? Wait. Isipin ko mabuti. Kasi parang pagkakaalam ko, September 11 yun eh. Ayun, ayun, ayun. Tsaka yung sinabi, parang yung sinabi ni Attorney Maggie, parang September 11. Pero yan mo na, sige. Tuloy na natin to para matapos na. Nakakasawa yung mukha ni ano eh, ni Harry Roque. Ni ano, ni Ted, ibang details nila. Ted Clavio. Ipa-flash natin ngayon sa screen yung mga nanalo. Nakasabay ni Mary Ann on September 9. Sila po ay nag-submit. Pinorward nila yung mga details nila sa staff ng Itbulaga. Okay po? So, sila nag-comply. Si Mary Ann hindi nakapag-comply. And that's the big difference kung bakit hindi niya pa nakukuha yung premyo niya. Okay po? Marami na pong nanalo dito sa QR-QR ng Itbulaga. At siningle out siya, syempre para magkaroon ng issue. Nung nag-comment siya, pinick up ito ng mga vloggers na iba. At siningle out siya para lang magkaroon ng issue na yung QR-QR ay peke, okay? Na hindi binibigay yung papremyo sa mga nanalo sa QR-QR. Malaking kasinungalingan. That's a big, big lie. Malaking! Wait lang. Malaking kasinungaling. Big, big lie. Ang malaking kasinungalingan ng mga vlogger. Nakakatawa si Ted Clavio eh, no? Ay, nako, Ted Clavio. Sige na, tuloy na nga natin. So tayo mga Ted, TPV Defenders. Wow! Ayaw natin ng mga fake news na ganyan. Wow! Meron siya 30 days para i-comply, no? Pero as we speak, alam ko, okay na, no? Okay na siya na mukhang nakapag-comply na siya sa mga requirements. So kasi tinawagan din siya, no? Tinawagan siya ng staff ng Itbulaga, yan pa-flash natin sa screen ngayon.
yung patunay na tinawagan siya ng staff ng Itbulaga, kaya lang hindi siya sumasagot sa tawag ng mga panahon. Asan ang date? Siyempre, pag tinawagan ka, tinext ka, hindi ka nag-reply, ibigay pa premium mo, yung requirements mo hindi kompleto. Di ba? Parang sa mga loan, kumbaga, di ba, maglo-loan ka sa mga pag-ibig, SSS, may mga requirements bago mo makuha yung pera. Ganun din yan. May mga requirements din ng Itbulaga na kailangan mong makomply. So, ganun lang po yan. Fake news yan. Ang hirap pala sumali sa palaro nyo. Daming pipilapan. Pwede naman name, address, yun lang. Tsaka kung tinawagan. Eh, tingnan nga sinasabi nito. Kasi. Wait lang guys, ha. Ito. Tinawagan daw eh. Paano mo naman masasabi na sa staff to ng fake Bulaga? Ang tingnan nyo dyan ngayon sa screen, oh. Ano yung isang cellphone ko rito? Pakitaan ko sana ng ganyan eh, saglit lang eh. Oh, sige, amo na yun, oh. Sige, oh, okay. Oh, naibigay nyo na, di thank you. Thank you very much. Ah, diba? Thank you. Nabigay nyo na eh. Oh, ngayon, anong gagawin namin? Ha? Huh? Anong gagawin namin? Ha? Huh? Ha? Ah, Ted Clavio. Ang cute nung pangalan, Ted Clavio eh, no? Kaya, Ted Roque. Ari Roque, Ted. Ay, sakit ang tiyangan ko. Mga patawa talaga kayo. Ang daming patawa sa Peak Bulaga, no? So, yun nga, no? Okay naman. Okay, thank you. Thank you very much. Thank you kung naibigay nyo na sa contestant yung prize. So, wala nang question na... Well, hindi na namin kina-question yan. Pero ang tanong. Paano? Naiisip ko yung mukha niya. Ang mukha talaga siya ni Harry Rock. Hindi. Sige, okay na. Wala nang problema yun. Pero kung sasabihan na kinakalat na fake, hindi yun fake. Ayoko na magmura eh. Diba? Kung hindi ba naman tolonggis tong vlogger na to. Sabi niya eh, fake daw yung nilalabas na issue ng mga vlogger. Pero siya na nagpatunay na na-delay lang daw ang pagbigay ng prize. Masakit ulo ko sa inyo. Ayan po mga kadabarkads, anong masasabi nyo at may kukomento nyo dito sa mga napanood nyo? Sakit ng ulo ko. Ewan ko kamat, may mga ganito. Ayan mo na nga. So yun, please like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button at pakisupport po ang ating Facebook page na JGBarayTin. Maraming salamat ulit mga kadaver kids. Hanggang dito na lang yung video natin. Sumasakit yung ulo ko. Guys, wala na akong gana mag-reaction sa mga vlogger na to. Walang ka dating-dating eh. Oo. Yan, minsan di, sa totoo, Sen, mag-thank you tong mga to sa akin. Kasi ako lang yung pumapansin sa kanila, sa totoo lang. May ibang vlogger dito, hindi sila pinapansin eh. Kasi na, wala lang, kasi nakakatamad. Oh, walang kalatoy-latoy. May pa-English-English ka pa, muntanga ka naman. So yan, ingat po mga kadabar gods. Ito ako po ay nag-iiwan na isang kasabihan. Na kapag tulonggis ka talaga, tulonggis ka na talaga. Sakit ang ulo ko dun ah. So yan, ingat po kayo palagi and God bless and peace. Bye-bye.